Mag-ingat ka roon, Camille. Kayo rin po rito, Nay. Niyakap niya ang inang mangiyak-ngiyak. Nang makakalas at magharap ay pilit siyang ngumiti rito. Magiging maayos po ako roon, kaya huwag kayong mag-alala. Jason, tawag niya sa sumunod na kapatid. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan niya ang balikat ng binatilyo. Nang titigan ang kapatid, ay mas gustong tumulo ng luha niya. Ikaw nang bahala kay nanay at saka kay Kael. Sinulyapan niya ang 6 na taong bunso na kahawak kamay ng kaniyang ina. Oo ate, ako nang bahala sa kanila. Camille, nilapitan ng dalaga ng ilang babae na nakasama niyang mag-asikaso ng mga papeles. Pinapatawag na tayo. Aniya nito. Sige na anak. Aniya naman ni Susan na nagpunas ng mga luha. Nang lingain ni Camille ang pamilyang may iwan, ay parang ayaw na niyang umalis. Ngumiti siya sa mga ito at ang luhang nagbabadya ay malaya ng tumulo mula sa kaniyang mga mata. Aalis na ho ako, Nay. Muli niyang niyakap ang ina. Ganun na rin ang mga nakababatang kapatid. Baka humaiwan pa ako ng eroplano. Wika niya nang kumalas sa pagkakayakap. Nang maglakad ang ilang kasamahan ay hinawakan na niya ang maleta. Pero hindi pa rin niya napigilan na lingunin ang pamilya habang naglalakad patungo sa departure area. Pigil ang paghikbi niya nang kumaway ang bunso na si Kael. Tumango siya rito. Para sa mga kapatid na gustong pag-aralin, kailangan niyang magsakripisyo. Nangako sa kanya si Jason na mag-aaral ng mabuti sa oras na magkolehiyo na. Kaya mas nagkaroon siya ng lakas ng loob para mangibang bayan. First year college na ito sa susunod na pasukan, kaya kailangan niya iyong paghandaan. Si Kael na 6 na taong gulang ay mag-i-elementarya naman. Ayaw niyang iparanas dito ang pumasok sa eskwelahan na gutom at walang baon. Sapat nang siya lamang ang nakaranas ng ganoong hirap. Pinunasan ni Camille ang mga luha. Sinulyapan niya ang passport na may nakaipit na plane ticket at ang maletang hila-hila. Isang hakbang na ito sa pangarap niya. Alam niyang magiging mahirap pero daladala niya sa puso ang pamilya, kaya kakayanin niya. 12 oras din pala ang biyahe natin papuntang Denmark. Sabay silang naglalakad ng kaibigan na si Lani. Nagkakilala lang sila nito nang mag-ayos ng mga requirements na kailangan nila. Banayad lamang siyang tumango. Huwag ka nang malungkot, mabilis lang ang panahon. Sa susunod, nasa airport ka na ulit pa uwi. Napangiti si Camille sa pagpapalakas ng loob sa kanya ng kapwa Pilipino. Halos hindi siya nakatulog sa mahabang biyahe. Kinakabahan siya sa mangyayari sa lugar na hindi naman niya kinalakihan. Ito ang unang beses na magtatrabaho siya sa ibang bansa. Sinilip niya ang ilang kasamahan. Karamihan sa mga ito ay matagal ng mga OFW. At mas hamak na may edad sa kanya. Kaya nakakampante siya kahit papano dahil may kasama siyang mga kababayan. Sa iisang farm lamang sila matatalaga. Nang makita sa isang post sa internet ang paghahanap ng fruit pickers sa isang farm, ay agad siyang nag-apply. Suwerte naman siya sa pagkakataon na ito. Huminga ng malalim si Camille. Pinagdaupan niya ang mga palad at pumikit. Sana'y pare-pareho silang patnubayan ng Diyos. Welcome to Denmark! Malakas na binasa ni Lani ang nakapaskil sa airport. Natawa pa siya habang itinutulak ang luggage trolley. 8 silang Pilipina na dumating sa bansang ito. Ang instruction sa kanila ay may susundo sa kanilang isang lalaki para dalhin sa farm. Kaya habang naglalakad, ay patanaw-tanaw sila sa mga mistisong nasa airport. Hello, are you the Filipinas from the Divine Agency? Nagkatinginan sila bago sabay-sabay na tumango sa lalaking matangkad at malaki ang katawan. May hawak din itong folder. Yes, sir! Sagot ng isa sa kasama ni Camille. Welcome to Denmark. Great to see you, ladies. I'm George. I'm the one who will take you to the farm. Are you all excited to go to the Sweet Berries Farm? Nakangiting tanong nito sa kakaibang accent. Nang umaliwalas ang mukha ng mga kasamahan, ay doon lang nawalang pangamba niya. Tumango-tango pa sila para sumang-ayon.
Lulan sila ng van ngayon sa malamig na klima at napakagandang bansa ng Denmark. Ang tanawin ay parang nakikita niya lang sa mga postcard na kinokolekta niya noon. Kahit na gabi na at madilim ay kitang-kita pa rin ang ganda ng bansang ito. Tiningnan ni Camille ang lalaking sumundo sa kanila. Ganoon na rin ang driver na nagmamaneho. Umusbong muli ang kaba niya. Sa pangangatawa ng mga ito ay gusto niyang isipin na nagtatrabaho rin ang mga lalaki sa farm at hindi sa bar. Para kasing mga bouncer ang mga ito. Pinilig niya ang ulo. Baka nauunahan lang siya ng kaba. Hindi naman illegal ni agency ang nagpadala sa kanila rito. Camille! Marahan siyang napamulat. Nabungaran niyang nag-aalalang mukha ni Lani. Harap na harap ito sa kanya habang ang hintuturong daliri ay nasa pagitan ng ilong at labi. Sinesanisan siyang huwag mag-iingay. Bakit? Walang boses niyang tanong. Kanina pa namin napapansin. Parang ang layo-layo na natin. Parang hindi tayo sa farm dadalhin ng mga lalaking to. Binato ni Camille ng tingin ang driver at ang katabi niyang lalaki. Ang alam ko kapag pagbaba natin ng airport, ilang oras lang ang land travel tapos naroon na tayo. Tingnan mo, gabi na. Kanina pa tayo pinaiikot-ikot ng mga to. Dagdag pa ni Lani. Sandali, tatanungin ko sila. Sagot naman niya. Humawak si Camille sa unahang upuan at bahagyang itinaas ang katawan. Excuse me, sir? Nilinga lang siya ng banyaga. Where are we now? Tanong niya. Relax, we're going to your workplace. Casual na sagot nito at nangumisi ay iba na rin ang naramdaman ni Camille. Marahan siyang napabalik sa kinaupuan. Naghawak agad sila ng kamay ni Lani habang parehong natatakot ang anyo. Luminga sila sa kapwa mga Pilipina. Ang isa rito ay kinukuha ng cellphone para humingi ng tulong. Put your phone down! Nahugot nila sabay-sabay ang hininga nang makita ang baril na nilusot ng katabi ng driver. I said put your phone down now, darling. Ulit nito sa malambing na tono. Sige na, ibaba mo na. Aniya ni Camille sa namumutlang kababayan. Marahan itong ibinaba ang hawak. Wala pa rin silang kagalaw-galaw sa kinaupuan habang ngiting-ngiti ang lalaki sa kanila. Now, give me your phones and drop them here. Ibinaba nito ang isang lalagyan para iabang sa mga cellphone na ilalagay at ipapadulas nila roon. Sir, please, don't do this to us! Umiiyak na pakiusap ni Lani. Just follow my dumb order! Sabay-sabay silang napatili at napaigtad sa pagsigaw ng lalaki. Natataranta nilang kinuha ang kani-kanilang mga cellphone at ginawa ang inuutos ng banyaga. Magkahawak ang kamay ni Camille at Lani. Pinakikiramdaman nila kung saan sila dadalhin. Nang huminto ang van ay parang huminto rin ang tibok ng puso nila. Unang bumaba ang lalaking nasa passenger seat. Halos hindi sila humihinga sa loob ng sasakyan. Nagulat pa sila nang sabay-sabay sa pagbukas ng pinto ng van. Get down! Mando sa kanila ng lalaki na may hawak na barel. Wala silang nagawa kundi ang sumunod. Naroon sila sa isang madilim na parking lot. Walang katao-tao sa paligid. Nakadagdag pa ng nararamdaman nila ang malamig na hangin. Nagtabi-tabi sila sa isang pwesto habang takot na takot. You all stay here, okay? Utos sa kanila ng lalaki at tumalikod. May tinawagan ito sa cellphone. Napatingin sila sa driver na bumaba. Nagpaalam ito sa kasamahang magbabawas. We pick up 8 Filipinas and we're heading on to the bar. Sabay-sabay silang nagkatinginan at naulit ang huling salita ng mahina. Bar? Bakit dun? Tanong ni Camille. Takot ang anyo na mga kasama. Mangiyak-ngiyak na rin ang ilan sa mga ito. Mabilis niyang iginala ang mga mata. Gusto niyang makakita ng kahit anong street sign o kahit anong bagay na pwede niyang malaman kung nasaan na sila ngayon. Ang alam niya, dadalhin sila sa Copenhagen sa isang fruit farm. Natanaw niya ang baybayin. Kusa siyang natigilan. Saglit pa siyang napahawak sa ulo. Nasaan na ba sila ngayon? Hindi maganda ang kutob ko. Mahina niyang wika sa mga kasama. Anong gagawin natin?
sinulyapan niyang nakatalikod na lalaki. Hindi pwedeng dalhin na lang sila nito kung saan ang walang kalaban-laban. Hindi ba niyaga ang sisira sa buhay at pangarap nilang mga Pilipina? Hanggang sa nahagip ng mga mata ni Camille ang isang maliit na truck. Karga nun sa likod ang ilang makakapal na kahoy. Tiningnan niya ang mga kasama. Walo sila. Isa lang ang lalaki. Kayang-kaya nila ito. Ito na ang pagkakataon nila para makatakas. Pero may armas ito. Siguradong isang kalbit lang nito ay may kalalagyan sila. Kailangan nating kumilos. Bulong niya sa mga ito. Anong gagawin natin? Umiiyak na si Lani. May baril siya. Aniya pa ng isa. Mabagal ang pagkilos ni Camille. Buti na lang at matangkad siya. Mahaba ang braso niya para abutin ang kahoy na isang hakbang lang ang layo sa kanya. Takot na takot ang mga kasama niya habang pinanunood siyang palapit sa likod ng lalaki. What the? Nang humarap ang banyaga matapos niyang hampasin ang kahoy sa balikat, ay mabilis niyang pinuntirya ang kamay nitong may hawak na baril. Tumalsik yon sa sementadong daan. Nagkatinginan pa si Camille ng lalaking may asul na mga mata. Akma itong kikilos. Wala na siyang sinayang na sandali. Lahat ng lakas niya ay binuhos niya sa paghampas ng kahoy dito. Humihiyaw ito habang nakayuko. Napatingin siya kay Lani at sa iba pang kasamahan. Tulong-tulong sila sa paghataw ng kahoy sa banyaga. Tara na! Hiyaw ng apat pang kasamahan na hinatak-hatak pababa ang mga maleta nila. Naunang huminto sila Lani at lumapit sa mga gamit. Siya ay walang hinto sa paghampas, patawarin siya ng Diyos pero kailangan niya itong puruhan. Dahil kung hindi, siguradong silang manganganib. Nang mapahiga ang banyaga ay hingal na hingal si Camille na binitawan ng kahoy. Camille! Bilis! Tara na! Sigaw ni Lani. Kinuha niyang maleta at bag. Pagtakbo na lang ang magagawa nila dahil pare-pareho silang hindi marunong magmaneho. Sa pag-ikot niya ay huminto ang paa niya sa barel. Baka kailanganin nila ito kaya otomatikong pinulot niya yon. Hey! Napalingon sila sa tumatakbong driver na nag-jingle kanina. Itinaas niya agad ang baril nang makitang bubunot ito sa tagiliran. Don't move! Sigaw ni Camille. Huminto naman ito. Naroon sila sa gitna ng daan. Siya ang nasa gitna ng mga kasamahan. Nakataas ang baril sa ilalim ng malamlam na ilaw na poste. Lahat sila ay mabilis ang pagtahip ng dibdib. I said, don't move! Malakas pa niyang hiyaw dahil akma na namang kikilos ang banyaga. Okay, okay. Itanaas nito ang dalawang kamay. Napahinga si Camille. Naiiyak siya. Handa na siyang kalabitin ang baril para iligtas ang sariling buhay. Ganun na rin ang mga kasamahan sa kamay ng mga taong katulad ng mga ito. Hindi siya nagpunta sa Denmark para lamang sa wala. Tara na, Camille! Iyak ni Lani habang umaatras. Kailangan nating masigurado na hindi nila tayo masusundan. Sagot niya habang nakatutok ang mga mata at baril sa lalaki. Pinabalik nila ang lalaki sa loob ng van at nang makapasok ay nilak nilang pinto bago lang tumakbo. Maingay ang nililikha ng gulong ng maleta nila. Halos kumalas na rin ang gulong ng sa kanya. Malayo-layo na sila sa parking lot pero wala pa rin silang hinto sa pagtakbo. Pakiramdam nila hanggat may lupa ay sasamantalahin nila para lumayo. Agad niyang binitawan ang baril kung saan. Hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong pwesto. Madilim doon at parang tapunan ng mga basura. Dito muna tayo. Habol hiningang huminto si Camille habang nakayuko at hawak ang mga tuhod. Napaupo na lang sila Lani sa sahig. Natutuyo ang lalamunan niya dahil sa mahabang pagtakbo. Tumingala siya sa langit. Kung pinairal niya kanina ang takot, baka ngayon nasa bar na sila. Tahimik silang nakaupo sa madilim na daan. Ilang minuto na silang nagpapahinga rito at nagdesisyon na dito na magpaabot ng liwanag. Madilim at walang makakakita sa kanila rito. Kailangan nating mahanap ang embassy ng Pilipinas dito para makauwi na tayo. Isinandal ni Camille ang ulo at pumikit. Uuwi nang walang kahit ano
may utang siyang naiwan sa Pilipinas dahil sa nagastos niya sa pag-asikaso ng mga papel papunta rito. At paano ang ina at mga kapatid niyang umaasa sa kanya? Hindi ako uuwi. May pinsan ako rito. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Ani yan naman ang isa. Uuwi na lang ako. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa perang makukuha ko sa pagtatrabaho rito. Ako naman, makikisiksik na lang ako sa mga kaibigan ko na nandito. Tatawagan ko sila kahit nakakahiya. Natahimik ang lahat. Eh ikaw, Camille, anong gagawin mo? Tanong ni Lani. Tiningnan niya ang mga kasamahan habang nakakapit sa magkabilang braso dahil sa lamig. Hindi ako pwedeng umuwi. May mga kapatid at nanay akong umaasa sa akin. Malaki ang tiwala nila nang umalis ako. Hindi ko sila kayang biguin. Eh anong balak mo? Magtatrabaho ako rito. Marahang iminulat ni Camille ang mga mata. Laman na naman ang panaginip niya ang pinakanakakatakot na nangyari sa buhay niya. Nakalipas ng 5 buwan nang makatakas sila sa mga lalaking gusto silang dalhin sa bar. Sinundo sila ng ilang kaibigan ni Lani. Dinala sila sa syudad at doon nagtrabaho. Nagkahiwa-hiwalay din sila matapos noon. Siya ay iba't ibang trabaho ang inatupag. Hindi niya binanggit sa ina ang nangyari dahil ayaw niya itong mag-alala pa. Ginugol niya ang 5 buwan sa pagpapagal. Gusto niyang makaipon ng malaki para makauwi. Pero wala pa rin. Hindi pa rin niya nagawa. May naipon man siya ay hindi naman sasapat yon sa pangtusto sa pag-aaral ng mga kapatid. At sa tuwing naririnig niya sa ina kung gaano kagaan ang buhay ng mga ito ngayon na nasa ibang bansa siya, parang ayaw niya nang umuwi. Gusto niyang iparanas pa ito ng mas mahabang panahon. Mabigat ang katawan ni Camille nang bumangon paupo. Sinuliya pa niya ang maliit na kalendaryo na nakasabit. Sige po, papunta na po ma'am. Salamat po. Masayang kausap niya ang isang kababayan sa kabilang linya. Nagpapalinis ito ng bahay na isa sa mga trabaho niya. Karamihan rin talaga ay Pilipino ang nagbibigay sa kanya ng pagkakakitaan dito. Nakipagkamay si Oscar sa ilang gabineteng kaharap. Nagkislap ang mga kamerang nakatutok sa kanya. Ngumiti ang Prime Minister ng Denmark. Thank you. Pasasalamat niya. Iginiya siya ng kaniyang mga personal na gwardiya pasakay ng kotse. Tapos na ang kaniyang trabaho dito. Dire-diretso siya sa kotse pauwi sa kaniyang opisyal na residensya kung saan naghihintay ang pamilya. Good evening, Prime Minister. Napangiti si Oscar ng salubungin ng ina. Yumakap at bumeso siya rito. Sa edad na 30 ay siya ang pinakabatang naging Prime Minister ng Denmark na isang half-Filipino, half-Danish. Isang proud Filipino blood. Purong Filipina ang kanyang ina habang ang ama naman ay isang Danish. Pero kahit ganoon, hindi niya kailanman nakalimutan kung saan galing ang minamahal na ina. Lalo na at kalahati ng pagkatao niya ay nakatali sa bansang Pilipinas. Ano pong dinner, mama? Tanong ni Oscar habang hawak si Alma sa bewang para igiya sa malaking dining area. I cook your paboritong Filipino ulam. Pagtatagalog nito, mas lalo siyang napangiti. Kahit mailang beses lang nakarating sa Pilipinas dahil sa pagbisita, hindi naging hadlang yon para matuto siya ng sariling wika. Dahil araw-araw din siyang kinakausap ng ina sa lingwaheng ito. So, it's sinigang or maybe adobo? Natatawang sagot ng binata. Matapos kumain, ay nagtungo na si Oscar sa sariling opisina sa loob ng bahay. Trabaho na ulit para sa kanya. Marami siyang dapat asikasuhin. Kailangan niyang i-examine ang bills at proposal laws. Manakit-nakit na ang batok niya kakayuko. Sandaling sinilip niya ang orasan na nasa ibabaw ng mesa. Tumayo ang binata at kinuha ang coat. Mr. Prime Minister. Huminto siya nang sa labas ay nagbabantay pa rin ang kanyang gwardiya. Natulad niya ay may lahing Pinoy. Cole, I want to breathe some fresh air. Tumango naman ito. Nakasanay na niyang lumabas sa gabi para magpahangin. Para huminga. Sa maghapon niyang trabaho, gusto niyang sa gabi tumitig lang kung saan habang sinasamyo ang malamig na hangin. I think you need this, sir.
napatingin si Oscar sa inaabot ni Cole na sombrerong itim. Napangiti siya rito at kinuha yon. Thank you. Bit-bit ni Camille ang isang plastic ng pagkain sa convenience store. Napasulyap siya saglit sa binili. Instant noodles lang at kape para tipid ang binili niya. Madali pang kainin. Kahit gustuhin niya ang mas masarap na pagkain, ay wala naman siyang lakas para magluto. At hanggat maaari, hindi rin niya gustong gumagastos kahit nasa pagkain. Ramdam niya ang pananakit ng katawan dahil sa pagtatrabaho, sa paglilinis ng iba't ibang bahay. Pumapasok din siya sa isang restaurant kung saan siya nagpa-part-time. Gusto niya talagang makaipon para makauwi na. Paso na ang visa niya at tapos na rin ang palugit para ayusin niya yon. Hindi niya alam kung paano hahatiin ang katawan. Hindi niya rin kasi matanggihan ang trabahong dumarating. Naglalakad na si Camille pauwi sa inuupahang apartment. Bago makarating doon, ay madaraanan niya ang isang pier. May payapang dagat doon. May ilang bench sa paligid na pwedeng pahingahan. Nililipad-lipad pa ang itim niyang buhok habang naglalakad. Napangiti siya. Isa rin talaga sa nakakapawi ng lungkot niya ay ang ganitong klase ng magandang tanawin. Sa tuwing nangungulila siya sa ina at mga kapatid. Umuupo lang siya rito at panunuorin ang paglubog ng araw hanggang sa magdilim. Iniisip na lang niya na pareho lang sila ng inang nakatitig doon. Alam niyang sa kabilang ibayo ay naroon ang kaniyang pamilya. Napahinga ng malalim si Camille habang nakamasid. Ganoon talaga siguro, kapag mahal mo, kapag pamilya, magsasakripisyo ka para sa kanila. Saktong tumunog ang cellphone niyang nasa bulsa ng coat. Napangiti pang dalaga ng masilayan ang pangalang naroon. Hello, Nay? Kumusta ka na riyan, anak? Ate! Narinig pa ni Camille ang mga kapatid sa background. Mas lalong naging maganda ang ngiti sa labi niya. Maayos naman ho. Kayo ho ba? Sina Jason at Kael, kumusta ang pag-aaral nila? Ibinigay ni Susan ang cellphone sa binatilyong si Jason. Ate, nakapag-enroll na ako. Napahinto siya sa paglalakad. Rinig niya ang saya sa tinig ng kapatid. Napangiti siya. Noon pa man, alam niyang porsigido itong mag-aral. Kaya nga nagsikap siyang matulungan ito. At kung ganto naman talaga ang boses na maririnig niya, talaga namang gaganahan siyang mas magbanat pa ng buto. Kapag nakatapos na ako, umuwi ka na ha. Ako nang bahala sa inyo nila mama. Ako naman na magpapaaral kay Kael. Namuo agad ang luha ni Camille. Ibinaling na lamang niya ang mukha sa kabilang banda para salubungin ang hangin. Baka sakaling mapigilan ito ang mga luha niya. Huwag mo na munang akuin ang responsibilidad na para sa akin, Jason. Masaya ako at natutulungan mo na ako sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Nanay at Kael. Sapat na yon. Hindi ako humihingi ng kapalit dahil kapatid kita. Pamilya ko kayo. Responsibilidad ko kayo. Stop! Tinanaw ni Camille ang tumatakbong pulis. Pumipito pa ang humahabol na alagad ng batas bago sinundan niya ng tingin ng ilang grupo ng mga kabataan na hinahabol nito. Stop! Ate, ano yun? Wala. Tatawag na lang ako ulit ha. Mabilis niyang pinutol ang tawag. Nagmamadali siyang inilagay ang cellphone sa bulsa ng coat. Humakbang siya ng makasalubong ang isa pang pulis na nakasuot ng uniporme. Nahigit niya ang hininga habang nakatitig dito. Lumunok si Camille para linisin ang nanunuyong lalamunan. Yumuko siya at hinayaang makadaan ang pulis. Mabilis na mabilis ang paghinga niya nang lumampas ang malaking dayuhan. Nanginginig ang mga binti niyang humakbang. Mahigpit niyang kapit ang supot sa kamay habang naguunahan ang mga paa. I think they need help, Cole. Tinatanaw ni Oscar ang ilang pulis na humahabol sa mga kabataan na siguro ay may ginawang kalokohan. Dahil marami ang mga bata ay mas nahirapan ng dalawang pulis na habulin ng mga ito. Nilingan niya ang head ng security niya. Sir, Cole, that's an order. Go help them. I'll be fine. Inilabas niya ang isang kamay na nasa bulsa ng coat at hinawakan ang balikat ng gwardya. Nahirapan pa itong magdesisyon kaya matiim niya itong tinitigan. At dahil loyal at mabuting kaibigan si Cole ay wala itong nagawa kung hindi sumunod sa utos niya. Napangiti ang binatang Prime Minister
ng Denmark na nakasuot ng sombrero habang tinatanaw ang gwardya. Napataltak si Oscar nang makitang kasual at nagtatawanan lang ang mga ilang kabataan sa mga pulis. Talagang kailangan nilang mas maging epektibo sa trabaho, lalo na pagdating sa mga batas para sa kabataan sa kanilang lugar. Nagmamadali si Camille sa paglalakad. Natigilan siya nang may nakabanggaan. Tumalsik ang daladala niya sa daan. "I'm sorry." Aniyan ni Oscar sa babae. Tiningnan niyang nagsabog na instant na kapet noodle sa daan. Inilipat niya ang mga mata sa mukha ng nakabangga. "I'm really sorry, miss." Magpapaliwanag pa lang ang binata nang natatarantang tumakbo ang dalaga. "Wait, miss!" Sigaw pa niya. Pero dire-diretso lang itong tumakbo, palayo. Muli niyang binalikan ang tingin ang mga nagkalat na pagkain habang nakakunot noo. Kitang-kita niyang takot sa mukha ng babae. At kung hindi siya nagkakamali ay hindi ito isang Danish. Mukha itong isang Pilipina. Pero bakit naman takot na takot ang Pilipinang yon? Sumandal si Camille sa pinto. Taas baba ang dibdib niya kahit hindi siya ang punterya ng pulis. Pakiramdam niya ay siya lagi ang hahabuli ng mga ito. Isa na siyang illegal na imigrante kaya kailangan niyang magdoble ingat. Kung hindi sa kulungan, ang bagsak niya. Parang bulang maglalaho ang mga pangarap niya para sa pamilya. "You're fired!" "Sir, please!" "I am done with you, Willa. I have replaced you at work. The hard-working part-time waitress, Camille." Mula sa pagkakayo ko ay tumingala siya sa manager ng kanilang restaurant. "That Filipina?" Bulalas ng katrabaho niyang kasalukuyang tinatanggal dahil sa pagiging late. "Camille, you can work here full-time, alright?" Gusto niyang umiti pero nang tingnan ng banyagang kasamahan ay hindi niya magawa. Thank you, sir." Tanging nasagot niya. Palapit pa lang si Camille sa locker room nang marinig niya ang mga pintong malakas na isinasarado. "What are you doing?" Agad siyang lumapit kay Willa na hinahalungkat ang gamit niya sa bag. "I know you're an illegal immigrant here, Camille." Itinas nito ang visa niya na nakapagpahinto sa dalaga. Hindi siya kumukurap sa pagkakatitig dito. "You shouldn't be working here because you're living here illegally." Aagawin na sana niya ang visa nang ilayo yun ang kasamahan. Mayabang ang ngiti nito sa kanya. "Maybe you managed to steal my job from me, but I can kick you out of this country." Kumura pang mga mata ni Camille na puno ng pag-alala. Ibinagsak pa nito ang bag niya sa sahig at hinagis ang visa card niya. Nanginginig ang kamay niyang pinulot ang gamit. Ganoon na rin ang expired na visa. Naluluha niyang pinagkatitigan yon. Mas lalo siyang natakot sa banta ni Willa. Sakbit niya ang bag habang naglalakad. Nakadagdag pa sa tensyon na nararamdaman niyang nanunuot na lamig. Lakad takbo. Gusto na niyang makarating sa loob ng tinutuluyang apartment. Alerto siya sa paligid lalo na't maraming tao. Walang hinto ang mga paa niya habang naiiyak. Hindi naman niya gusto ang ganitong buhay. Sadyang wala lamang siyang pagpipilian. Narito na siya. Kailangan na lang niyang dagdagan pa ang lakas ng loob para sa pamilya. Napako ang mga paa ni Camille nang marinig ang malakas na tunog mula sa pito. Tumigil ang paghinga niya kasabay ng paghampas ng buhok dahil sa hangin na sumasalubong sa kanya. Mabilis na mabilis ang pintig ng puso niya. Tahimik siyang nagbibilang. "Isa, dalawa, tatlo." Inihanda na niya ang mga binti sa mabilis na takbo. "Stop!" Hiyaw na mga pulis sa dalagang kumaripas ng pagtakbo. Sa pagkakataon na ito, alam niyang siya na ang lalapitan ng mga alagad ng batas. Sigurado siyang nagsumbong si Willa para mahuli siya. Tinatahak niya ngayon ang madulas na daanan. Gusto niyang matuwa dahil ibig sabihin lang noon ay malapit na siya sa kaniyang apartment. Otomatiko niyang hinubad ang suot na makapal na coat at hinagis kung saan hindi ito makikita ng mga pulis. "Stop!" Napatingin ang lahat sa mga pulis na humahabol sa kanya. Lalo siyang nataranta nang makitang palapit na ang mga ito. Muli niyang tinanaw ang direksyon kung nasaan ang kaniyang tinitirhan. Malayo pa at talagang mahuhuli siya kung hindi pa niya ipagpapatuloy ang pagtakbo.
Bigla na lang nagtayuan ang mga lalaking nakaupo sa bench. Nakakita siya ng kaunting liwanag nang makitang nagkakagulo ang mga ito. Agad na lumapit si Cole kay Oscar na nakatanaw sa baybayin. Malapit lang sa kanila ang kaguluhan. Nakatanaw ang binata habang pinanunood ang mga ito. Hanggang sa may humablot sa braso ni Oscar at sa pagharap ay isang babae ang nabungaran niya. Lakas loob na hinawakan ni Camille ang magkabilang pisngi ng istranghero. Tumingkayad at nakapikit na idinikit niya ang labi rito. Hinahanap ng mga mata ng mga pulis sa karamihan ng tao at gulo ang dalagang si Camille. Maraming nagbibisikleta sa daan at nagkakagulo pa ang mga kabataan. Dumaan ang mga ito sa likuran nila habang patuloy siyang hinahanap. Nakaangat ang mga kamay ng binata sa ere habang nakatingin sa babaeng nasa harap niya at basta na lamang siyang hinalikan. Tulala din si Cole nang bumaling sa kanila. Nangangawit na si Camille sa pagkakatingkayad. Marahang dumula sa mga palad niya sa suot ng lalaki habang magkadikit pa rin ang kanilang mga labi. Ibinaba lamang niya ang talampakan nang marinig niya ang paglayo ng mobile ng mga pulis ng Denmark. Nanatiling sarado ang mga mata ng dalaga. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaking basta na lamang hinalikan. Akmang lalapit si Cole sa babaeng nasa harap ni Oscar nang pigilan niyo ng Prime Minister. Bago muling binalikan ng atensyon ang istrangherang nakapikit sa harap niya. Ibubukas pa lang niya ang bibig nang bigla itong yumuko. Sorry, I'm really sorry. Nakasabog ang buhok nito habang nakayuko sa harap niya. Napangiti ang Prime Minister. Pero nang umangat ang babae, ay agad niyang inalis ang ngiti sa labi. Nang magtugma ang kanilang mga mata, ay naalala niya ang mukha nito. Ito rin ang kagabing nakasalubong niyang nagmamadali sa lugar na ito mismo. I'm sorry, sir. Hindi alam ni Camille kung saan magsisimulang magpaliwanag habang magkahinang ang mga mata nila ng lalaking mistiso. I just... Sir. Napatingin siya sa nakakunot noong lalaking katabi nito. Malaki ang katawan nito at parang gwardya ang datingan. Gwardya? Ulit ng isip niya. Bakit naman magkakaroon ng gwardya ang kaharap niyang mistiso? Muling binalikan ni Camille ng atensyon ng kaharap. Natigilan siya. You're not a Danish. Sa mahabang itim na buhok nito, ganoon na rin ang bilog na itim ng mga mata at kayumangging kulay, alam niyang hindi taga rito ang babae. I'm really sorry, but I have to go. Iyahakbang pa lang ng binata ang paa nang mabilis na nawala sa harapan niyang istranghera. Nilingan niya ito na mabilis ang pagtakbo. Nasundan na lang niya ito ng tingin. Mr. Prime Minister, are you okay? Nag-aalala lang tanong ni Cole sa kanya na parang ngayon lang din nakabawi sa pagkabigla. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nalusutan ng babaeng yon ang matinik niyang gwardya. Sir, napatingin siya sa inaabot nitong panyo. Umangat ang magkabilang kilay niya habang nagtatanong ang anyo. Minustra ni Cole na ipunas niyon sa labi niya. Napailing na lang ang binata at naitikom ang labi. Bago maglakad, ay napahawak pa si Oscar sa sariling labi. Mabilis man ang pangyayari pero namnam pa rin niya ang lambot at tamis ng labi ng babae. Wala, may kaunting gulo lang sa daan. Paliwanag ni Camille habang kaharap sa cellphone ang ina at mga kapatid. Mag-ingat ka riyan ha, bilin ang kaniyang ina. Oho nay, huwag kayong mag-alala. Wala kang pasok ate? Tanong ni Jason. Natigilan siya sa pagsubo ng kanin. Tumuwid siya sa pagkakaupo habang hawak ang kutsara. Hindi man niya gusto na hindi siya pumasok sa trabaho, ang kaso, mainit pa ang mga mata sa kanya ng mga pulis. Kaya pinili niya munang manatili sa bahay para magpalamig at makaiwas sa mga ito. Ate! Untag ni Jason na nakikipagsiksikan ng mukha sa screen ng cellphone. Mamaya pa, pagkatapos ko pang kumain. Sagot niya at sunod-sunod na sumubo ng pagkain. Sige nanay, tawag na lang ho ako mamaya. Kunin niyo na rin yung padala ko para makabili na kayo ng pangangailangan niyo. Bili ni Camille habang nakangiti. Sige, salamat anak ha. Mag-ingat ka riyan.
Hinintay na lang ng dalaga na mawala ang mukha ng pamilya sa screen bago tuluyang lumaylay ang mga balikat niya. Ibinaba na niya ang cellphone at tumitig kung saan. Marahan siyang umunguya habang nag-iisip ng gagawin. Hindi siya pwedeng ilang araw tumambay. Ngunit alam niya ang panganib na nag-aabang sa kanya. Sugal din talaga kung lalabas siya. Napapikit si Camille. Doon rumihistro sa kanya ang paglapat niya ng labi sa lalaking nakatayo lang at hindi pa niya kilala. Hindi naman pwedeng sa tuwing malalagay siya sa alanganin, hihila siya ng kung sino-sino para lang halikan at makapagtago. Pinilig niya ang ulo. Hindi man lang siya nakahingi ng tawad at nakapagpaliwanag ng maayos. Sana lang ay hindi niya na ulit makita ang banyagang yon. Kung hindi, wala siyang maihaharap na mukha sa lalaking kaniyang naging unang halik. Dala-dala ni Camille ang itim na plastic ng basura para itapon. Sinabay na niya yun inilabas bago bumili ng pagkain. Isunot niya ang hood ng itim na jacket. Payapa siyang naglakad sa tahimik at walang katao-taong daan. Paunti-unti nasasanay na siya sa lugar kung nasaan siya. Napaatras siya sa parating na humahagibis na kotse. Huminto ito at may bumabang ilang lalaki. Agad na iikot si Camille para bumalik sa apartment nang humarang ang mga ito habang nakangiti. "You have nowhere to go, darling. I told you, she's beautiful." Aniya pa ng isa. Tatlong malalaking Danish ang nasa harap niya ngayon at pinagmamasdan siya habang malisosyong nakangiti. "You're a Filipina, right? We see you often here." Iniwas niya ang mukha ng akmang hahawakan siya sa baba ng lalaking nasa gitna. Nagtawa na ng mga ito at nag-apiran pa. "Tell me, how much is this woman?" Napangisi si Camille. Bumuelo siya, ibinilog ang kamao at isang suntok ang binigay sa bastos na kaharap. "You can't buy me. Filipinas are not for sale." Mariin niyang wika habang matapang na nakatitig sa mga mata nito. "You should use your money to buy respect." Hinagip nito ang jacket niya at para siyang manikin na itinaas. Mas galit ang mga mata nito habang namumula ang pagitan ng ilong at labi. "Who the hell are you? You're not in your country. I can't kill you here anytime." Rumihistro ang takot kay Camille pero pilit siyang gumisi. Dinuraan niya lang ito. Napapikit ang lalaki. Mas umugong ang tawanan ng mga kaibigan nito. Nang itaas ng banyaga ang kamay, ay pumikit na lang ang dalaga. Wala na siyang kawala. Pinigilan ni Oscar ang kamay ng isang lalaking tangkang mananakit sa isang babae. "What the hell?" Naging mariin ang kapit niya sa pulsuhan ng lalaki. Bago ito itinalikod, napahiyaw ito dahil sa sakit. Nabitawan ito ang dalaga na agad na paupo. Akmang lalapitan si Oscar ng kaibigan ng istranghero pero mabilis na lumapit si Cole sa amo. Parang mga batang pinagbuhol ng personal bodyguard ng Prime Minister ang dalawang lalaki. Habang ang binatay hawak-hawak pa rin ang pulsuhan ng bastos. "You won't do this to her again. Is that clear?" Bulong at banta niya malapit sa tenga nito. "Yes, I promise. Just let me go. My bones are breaking." Sigaw nito sa sakit. Pabalya niya itong binitawan. Nilingan niya rin si Cole. Sanayasan niya itong pakawalan na ang mga bitbit nitong lalaki. Nagkandara pa ang tatlong lalaki paalis. Sumakay ang mga ito sa kotse at mabilis yung pinaharurot. Inayos ni Oscar ang suot na sombrero habang sinusundan yon ng tingin. Napatingin si Camille sa gasgas na nasa palad. Natigilan siya at napatingin sa kamay na nakalahad sa kanya. Kumura pang mga mata ng dalaga habang dahan-dahang umaangat ang tingin. Isang lalaking nakasuot ng sombrero. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Walang pagdadalawang isip na bumaba si Oscar habang nakalahad pa rin ang kamay. Napahakbang pa si Cole sa ginawa niya at parang gusto siyang pigilan. "You're safe now." Lumabas ang hangin sa bibig ni Camille nang marinig ang malamyos na tinig ng lalaki. Marahan niyang inabot ang kamay nito. "Thank you." Aniya nang makatayo. Nanatiling madilim pa rin ang mukha ng kaharap at hindi pa rin niya maaninag ang anyo nito. Hanggang sa mapatingin siya sa lalaking nakatayo sa di kalayuan. Agad na nag-arko ang mga kilay niya.
Pamilyar ang malaking mamang yon. Saan nga ba niya nakita ang lalaking ito na may malaking katawan? Laglag ang mga panga ni Camille nang alisin ang kaharap ang suot na sombrero. Umatras ang isang paa niya ng masilayan kung sino ang nasa harapan. Hindi siya pwedeng magkamali. I think you remember me now. Aniya ni Oscar nang mabasa ang reaksyon ng babae nang magsalubong ang kanilang mga mata. Ikaw? Tinuro pa siya nang hintuturo nito. Ngumiti siya nang tumango. Napahawak si Camille sa ulo. Here's the water, sir. Nahihiyang ipinatong ng dalaga ang dalawang bote ng tubig sa mesa. Naroon sila sa labas ng apartment. Thank you. Tugon ni Oscar. Nahihiya siyang umupo sa katapat na silya ng mga ito. Seryosong-seryoso ang mukha ng katabi nito. I just wanna say thank you for saving me. Nahihiyang aniya ni Camille. It's the right thing to do. The government should really focus on laws that will help women. And serious punishment for harassment is one of those. Whether they are done or not. Seryosong pahayag ng lalaki at matiim siyang tinitigan. Tumango lang siya at iniwasan ang mga mata nito. Nagkatinginan sila ng kaharap nang tumunog ang cellphone ni Camille. Excuse me. Paalam niya. Tumayo at tumalikod siya rito. Sinili pa niyang nasa likod. Mahina ang naging pagsagot niya. Hindi ako pwede. Paso na ang visa ko. Sagot niya sa kaibigan na nasa kabilang linya. Hindi pa ako makalabas ng bahay. Nung isang gabi, hinabol ako ng pulis. Napahalik pa ako sa kung sino para lang makapagtago. Kwento niya. Napatango si Oscar habang naririnig ang dalagang sigurado siyang isang Pinay. Kaya yun, laylo muna ako hanggat mainit pa ako sa pulis. Sige, salamat. Ibinaba na ni Camille ang tawag. Sayang naman ang trabahong inaalok ng kaibigan. Muli siyang bumalik sa kinaupuan. Who's that? Tanong ng kaharap na lalaki. My friend, sis just want to know if I'm okay. Pagsisinungaling niya bago kinuha ang sariling bote ng tubig at tinungga. Tumangutango si Oscar. Tinitigan niyang dalaga habang nakapatong ang mga siko sa ibabaw ng mesa. Ano pang sabi niya? Otomatikong naibuga ni Camille ang tubig sa mukha ng kaharap. Mabilis na tumayo si Cole. It's okay. Aniyo naman ang Prime Minister. Walang kagalaw-galaw ang dalaga habang nakatitig sa lalaking baniyaga na diretsong nagtatagalog sa harapan niya. Kinuha niyang inaabot na tissue ng bodyguard. Pormal niyang pinunasan ang muka. Sinalubong niyang tingin ng babae. Filipina ang nanay ko. Puwang ang labi niya. And I'm half Danish. Namutla ang dalaga. Expired ng visa mo, kaya hinabol ka ng pulis. Hinalikan mo ko. Kabayan. Nabitin ang sasabihin ni Oscar nang magtungo sa harap niya ang Filipina. Wala namang magawa si Cole para pigil nitong wag hawakan ang punong ministro. Kabayan, huwag mo kong isusumbong sa pulis. Pakiusap ni Camille. Tinitigan niya ang dalagang bumabaha ang matinding pakiusap at pag-aalala sa muka. Pasensya na talaga. Iniyuko pa nito ang ulo sa kamay niya. Stop it. Mahinaho na aniya ng binata. Dahan-dahang itinaas ni Camille ang muka. Nagdugtong ang kanilang mga mata ng kaharap na lalaki. This is illegal. Alam ko pero kailangan. Sagot niya na may mga luha. Kumura pang mga mata ni Oscar. Konting panahon lang. Mag-iipon lang ako. Parang kinurot ang puso niya habang pinagmamasdan ang kababayan. Alam naman niyang mahirap talagang buhay sa sariling bayan. Pero isa siyang kawani ng gobyerno ng Denmark. Alam niyang mali at nasa batas ito. Ma'am, stand up. Marahang itinayo ni Cole ang dalagang umiiyak. You are talking to the Cole. Pigil ni Oscar sa pagtatapat ng bodyguard kung sino siya nang tumindig. Muli nitong tinitigan si Camille. I am only giving you 3 days. Babalik ako para i-check ang visa mo. Nalunok niya ang lahat ng nakabara sa lalamunan. Anong pangalan mo?
Camille Domingo. Miss Domingo, you're working in Denmark. You should follow the laws here. Itinungo na lang niya ang ulo. Kaharap ni Oscar ang ilang cabinet member. Kahit anong focus ay walang pumapasok sa utak niya habang nakatitig kung saan. Nasa isip pa rin niyang nangyari kagabi. Ang Pilipinang gumugulo sa isip niya. Siguradong mapapahamak ito sa oras na mahuli ng mga pulis. Mr. Prime Minister Larsen. Pasimpleng nilapitan ni Cole ang among tulala. Nagising naman ang binata at sunod-sunod na napakurap. Prime Minister, are you okay? Yes, I'm just... Hindi rin niya maibulalas ang rason. Please let me stay. Sorry, but we can continue to have illegal immigrants here in our apartment building. Wala nang nagawa si Camille. Hindi niya alam kung saan nalaman ng may-ari ng apartment ang tungkol sa visa niya. Kaya pinalalayas na siya nito ngayon. Tulala ang dalaga sa madilim na tanawin. Nakaupo siya katabi ang ilang bagat maleta. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng luha. Nang tumunog ang cellphone, ay tinapat niya yun sa tenga. Anak, kumusta? Pigil ang hikbi niya nang marinig ang boses ng ina. Camille. Ayos lang po. Tinatagan niya ang nababasag na boses. Kumain ka na ba? Oho, tapos na. Nakahiga na ho ako. Ganun ba? Naku, naistorbo pa yata kita. Pumasok na ang mga kapatid mo sa eskwela. Tumango siya at ngumiti. Camille anak. Nay, ayos ka lang ba? Oho, ayos na ayos ho. Pagsisinungaling niya. Sige na, magpahinga ka na. Kumain ka at matulog. Mag-ingat ka sa pagpasok sa trabaho. Tumango na lang siya. At bago pa marinig nito, ang paghagulhol niya ay mabilis niyang pinatay ang tawag. Napayuko si Camille habang umiiyak. Huminto ang mga paa ni Oscar habang nakikita ang dalagang nakaupo. Nakita niya rin ang maleta nitong nasa tabi. Itinaas ni Camille ang muka at pinunasan ng mga luha. Hindi pwedeng umiyak na lang siya. Walang maitutulong sa kanya yon. Pero saan siya magsisimula? Basta na lang siyang napalinga kung saan. At doon niya nakita ang kababae na lalaking nagligtas sa kanya. Marahan itong humakbang. Umiiyak siyang tumingala rito. What happened? Tanong ni Oscar. Pinalayas ako sa apartment na tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Binuhos na ni Camille ang lahat ng nararamdaman. Marahang bumaba ang binata. Itinaas niya ang kamay at hinaplos ang likod ng dalaga. Stop crying. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Huminto sa pagsinghot ang dalaga at sinalubong ang mga mata ng kaharap. I will help you, okay? Habang pinagmamasdan ito, ay nakaaninag siya ng liwanag sa mundong unti-unting isinasarado sa kanya. Where are you going to spend the night? Hindi ko alam. Baka dito na lang siguro. No, you can't stay here. Delikado para sa'yo. Nilinga ni Camille ang kababayan. Come with me. Naghinang ang kanilang mga mata. Is that okay with you? Nag-aalang ang tanong ni Oscar. Tumango lang ang babae. Tumayo ang Prime Minister at lumapit kay Cole. Sinabi niya rito na dadalhin niya ang Pilipinas sa bahay. Alam niyang hindi payag ang gwardiya pero buo na ang loob niya. Hindi niya hayaang sa daan matulog ang dalaga. Hindi ang kababayan niya. Kung nakuha niyang magmalasakit sa mga tao na nandito, ano pa ang tunay na may kailangan ito na kapwa pa niya Pilipino? Nahihiya pa si Camille sumakay sa kumikintab na kotse. Nasa likuran siya at katabi ang malaking lalaki habang nasa unahan naman ang binata. Biktima kami ng illegal recruiters. Ang sabi sa amin ay fruit picker ang magiging trabaho namin sa Copenhagen. Pero plano nila kaming dalhin sa isang club. Kami? Marami kayong Pinay na dumating dito? Tanong ni Oscar. Oo, umuwi na yung karamihan sa amin nung mag-expired ang visa nila. So, why did you stay? Lihim siyang napahinga ng malalim. Malaki ang tiwala ng nanay ko at ng mga kapatid ko sa akin.
hindi ko sila kayang biguin. Napangiti ng mapaitang Prime Minister sa narinig na tinig ng dalaga. Kilala niya ang kapwa Pilipino. Handa ang mga itong magsakripisyo at ibigay ang lahat alang-alang sa pamilya. Kaya sana huwag mo kong dadalhin at isusumbong sa mga pulis. Natigilan ito nang hawakan niya sa kamay. Napatingin pa si Camille sa lalaking luminga sa kanya nang hawakan niya ito. Pansin niya ang pagiging alerto nito sa tuwing lumalapit siya sa binata. Marahan niyang binitawan ang kamay ng kababayan. Binato ng tingin ni Oscar si Cole. Pasensya na kayo. Alam kong naiistorbo ko na kayo. Kumisa pa ang mga mata niya. Don't worry about it. We really want to help you. Tiningnan niya ang personal bodyguard. His name is Cole. He's my friend. Nag-usap pa sandali ang mga mata nila nito. A protective friend. Dagdag pa ni Oscar. Tumango lamang siya. Namangha si Camille nang bumaba sa kotse. Malayo ang gate sa mismong bahay. Napakalaking bahay. Bahay mo to? Hindi niya makapaniwalang tanong sa kababayan. Bilib na bilib ang dalaga sa nakikita. Pinagmamasdan niya lang ito habang nakapamulsa. Pasimple siyang nilapitan ni Cole. Prime Minister, you can't hide who you really are. Babala nito. I know, Cole. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang Filipina. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit hindi siya nito nakilala. Paano niya ngayon sasabihin dito ang katotohanan na dapat niyang sinabi nung una pa lamang? Awang ang labi ni Camille nang buksan ng pinto. Merong mga kasambahay roon na nakasuot ng uniforme sa ibaba ng mahabang hagdan. Nilibot niya ang mga matang na hipnotismo sa mga mamahaling bagay na nasa loob. Mom! Tawag ni Oscar sa inang palapit at nakatitig sa dalagang nasa unahan niya. Son! Naiiling ang mukha nito nang bumeso at yumakap sa kanya. Hindi maintindihan ni Camille ang iisipin habang nakikita ang mas maraming guwardiya sa loob ng bahay. Parang may mali. Marahan siyang humarap sa lalaking tumulong sa kanya. Doon niya nakita ang may edad na babaeng kaakbay nito. Mom, she's Camille. She's a Filipina. Oh, really? I am the mother of Oscar. Nahihiya siyang nakipagkamay rito. Good evening, ma'am. Pwedeng malaman kung bakit ka may mga gwardiya? Nilipat niya ang atensyon sa binata. Hindi na niya napigilan ang sarili na tanungin ito. Sinulyapan niya ang mga nakatayong tao sa paligid nito bago nagtatakang binalikan ng tingin ang kaharap. Sino ka ba? Bumitaw ang binata sa ina bago siya tinitigan sa mga mata. I'm Oscar Gomez Larsen. I'm the Prime Minister of Denmark. Formal niyang pakilala. Prime Minister? Klaro naman niyang narinig yon, pero parang may sumabog na bomba sa harapan niya. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Camille. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ni huminga ay hindi niya magawa. Pinagmamasdan niya ngayon ang mukha ng lalaking may mataas na katungkulan sa gobyerno kung nasaan siya ngayon. Nilibot muli ng dalaga ang mga mata sa paligid. Nasa loob ng marangyang bahay ang mga kasambahay na nagsisilbi rito at mga bodyguards na nakapaligid dito. Cole is not only my friend, but he is also the head of security. Sambit pa ni Oscar sabay sulyap sa katabing gwardiya. Camille, you're in the official residence of the Minister of the State right now. Dagdag pa ng ina nito. Muli niyang tinitigan ang mukha ni Oscar. Isa lang ang eksenang bumalik sa isipan niya. Hinalikan niya ang isang Prime Minister. Miss Domingo! Mabilis na kumilos si Oscar para alalayan ang dalagang nawala ng malay sa harap nila. Hiyang-hiya si Camille nang lumabas ng kwarto. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Alertong tumayo si Oscar nang makitang palabas ang dalaga sa sala. How are you? Nag-aalalang tanong nito. Iniyuko nito ang ulo. Maayos na po, Prime Minister. Napakunot noong binata sa paraan ng pagsasalita ng dalaga. Pasensya na ho talaga.
Hindi ko ho alam na kayo po ang Prime Minister. At mapangluluhod si Camille ng otomatikong pigilan ito ni Oscar sa braso. Nagtugma ang kanilang mga mata. Napakisap ang dalaga at napatingin sa kamay ng punong ministro. Marahan siyang bumitaw dito at muling itinungo ang ulo. Don't kneel down, Miss Domingo. And please, stand up properly. Huminga muna siya ng malalim bago inangat ang muka. Kinakabahan niyang pinagtagpo ang mga tingin nila. Patawarin niyo po ako, Prime Minister. It's okay. Please calm down. Hindi ko po yun magagawa. Hindi ko ho magagawang kumalma habang kaharap ko ngayon ang Prime Minister ng bansa kung saan ako illegal na nananatili. Diretsong tugon niya. Naaninag niya ang pagtaas ng dibdib ng binata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman. Sa kabila ng pagiging formal at seryoso ng anyo nito, ay hindi niya akalaing mataas ang katungkulan nito sa gobyerno. Inaasahan niyang isa lang itong mayaman na businessman o may-ari ng isang kumpanya. Para kasing masyado pa itong bata para maging opisyalis ng Denmark. About that matter, I've already called someone to help you. Aayusin nilang papeles mo. For now, go back to your room and rest. Hindi na sir. Aalis na lang po ako. Muli siya nitong hinawakan sa braso kaya't natigilan siya habang nakatalikod. I won't let you. Mahinang wika ni Oscar. Marahang humarap sa kanya ang dalaga. Bakit naman po? Takang tanong nito habang nakatitig sa mga mata niya. Kumibot ang lalamunan ng Prime Minister. Kahit siya, hindi niya alam kung anong itutugon. Bakit hindi niya hayaang umalis ang dalagang ito? Dahil ba isa siyang public servant na nagmamalasakit dito at nag-aalala siya rito bilang isang kababayan? Kahit hindi ito isang Danish ay pakiramdam niya, ay pananagutan niya ang Filipina. Excuse me. Dahan-dahang binitawan ni Oscar si Camille nang pumasok ang kaniyang ina. Bumati muna ito sa kanya. Pwede ko ba siyang makausap, Prime Minister? Magalang na tanong nito. Go ahead, Mom. Sinulyap pa niya muna ang dalaga bago tumalikod sa mga ito. Hi, I'm Alma. Naiilang siyang ngumiti sa magandang ginang. I understand how you feel. Hindi agad sinabi sa'yo ni Oscar na siya ang Prime Minister. I believe he brought you here for your safety. So, can you just stay so he can rest now? Naguguluhan ang aniyo niya. Bakit naman sa kanya nakasalalay ang pahinga ng Prime Minister ng Denmark? Sandali niyang tiningnan ang binatang nakatalikod. Sobra siyang nag-aalala sa'yo, Camille. Kushisa. Nagmamadaling singit ni Oscar nang marinig ang sinabi ng ina. Humarap din siya sa mga ito para linawin kung bakit siya nag-aalala. She's our kababayan and she's a woman. Agad niyang paliwanag. Nagtama pa ang mga mata nila ng dalaga. Kaya mas lalo niyang ipinaliwanag ang punto at baka mag-isip pa ito ng kung ano-ano. If you have a friend to call right now to help you and you can stay with her, then I'll let you go. But if you don't have one, stay here. Nakipagtitigan ng Prime Minister kay Camille. At nasilayan niya roon ang paninindigan nito na hindi siya hahayaang umalis. Mom, please take Miss Domingo back to her room. Pakiusap niya sa ina habang nasa dalaga pa rin ang mga mata. Granted, Prime Minister Larsen. Thank you, Mom. Bumaling ito sa dalaga at hinawakan sa kamay. Tara na, iha. Hindi pa rin pumasok sa kokote ni Camille ang mga nangyayari. Totoo bang nasa loob siya ng isa sa mga kwarto ng mansyon ng Prime Minister ng Denmark? Talagang sa lahat ng pwede niyang matagpuan, isang opisyalis pat leader ng gobyerno kung saan illegal siyang naninirahan at nagtatrabaho. Naninakawan pa niya ng halik para makapagtago sa mga pulis. Hindi niya alam kung anong mararamdaman nang may kumatok ay para siyang isang sundalong tumayo at tumuwid. It's okay, iha. Maupo ka. Pumasok si Alma sa loob ng kwarto. May dala pa itong tasa ng tsaa. Para siyang nauupos na kandila nang bumalik sa kinaupuan. Hindi niya maatim na
pinagsisilbihan siya ng ina ng isang prime minister. Here. Salamat po. Mabilis niyang tinanggap ang baso kahit gusto niyang tumanggi para lang hindi mangawit ang ginang. Inumin mo yan. It will help you relax and you will be able to fall asleep easily. Naging asiwa ang ngiti ni Camille. Hindi ka pa rin ba makapaniwala up until now? Tumango siya. It's okay. Even Oscar doesn't want to be treated like he's special. Nakangiting dagdag pa nito. Hindi siya makangiti. Just don't think too much. He wants you to get rest, so maiwan na kita. Have a good night, Camille. Salamat ho. Sagot niya. Napakamahinahon ng ina nito at parang ordinaryong mamamayan lamang kung paano makitungo. Ngayon, alam na niya kung kanino nagmana ang punong ministro. Napapikit si Camille. Ano bang gagawin niya? Hindi siya pwedeng manatili rito. Limitado ang kilos ng dalaga nang lumabas ng kwarto. Baka makabasag siya ng mga mamahaling vase at mga kagamitan na kahit sariling buhay niya ay parang hindi sasapat na maging kabayaran. Nakita niya ang lalaking lumabas sa isang kwarto na may dalang bag at stethoscope na nakasabit sa leeg. Mr. Cole, tawag niya sa gwardyang papasok ng kwarto. Huminto naman ito. Where's the Prime Minister? I just want to say goodbye to him before I go. The Prime Minister is not feeling well. Ano? I mean, really? Is he okay? Seryosong tumango lang ang kaharap. I'm going to talk to the Prime Minister. Then I'll get back to you. Alright? Yes, thank you. Pinagdaupan niya ang mga palad ng isarado nito, ang malaking pinto. Mr. Prime Minister. Tiningnan ni Oscar si Cole. Kaharap niya ngayon ang isang personal computer. Kahit masama ang pakiramdam ay pinipilit pa rin niyang gampanan ang tungkulin. Tinatrabaho niya ngayon ang tungkol sa pagdami ng mga illegal na imigrante sa bansa at mga illegal agencies na nagpapadala ng mga Pilipinong manggagawa sa Denmark. Miss Domingo wants to talk to you. Mabilis siyang napatingin sa gwardya. Let her in, please. Nang bumukas ang pinto ay abang na abang si Camille. Pinag-aralan niya agad ang mukha ni Cole. You can talk to the Prime Minister. Thank you. Sagot niya. Nang humakbang siya, ay humarang ang bodyguard. Tumingala siya rito habang nakabitin ang ngiti. Miss Domingo, the Prime Minister is sick. No kiss, okay? Kahit na pormal, ang pagkakasabi nun ay mabilis na nag-init ang mukha niya, buhat sa narinig. Yes, of course! I won't do that again. I promise. Itinaas pa niya ang palad. Doon lamang binuksan nito ang pinto. Nakatitig pa rin si Camille doon nang magsalita si Oscar. I have spoken to the DFA about your situation. Nilinga siya ng dalaga. Aayos nilang mga papel mo. Marami pong salamat. Biglang umubo si Oscar. Ayos lang ho kayo? I'm fine. Napatingin siya sa tubig na nasa tabi ng mesa nito. Agad siyang nagtungo roon at iniabot sa Prime Minister. Uminom ho kayo, Prime Minister. Inalalayan niyang tunggain yon ng binata. Pinanood niya ito nang mapatingin ito sa kanya. At sa kamay nilang magkapatong sa baso, para siyang napaso ng bumitaw doon. Sorry sir. Lumayo siya sa kama at inilipat ang tingin sa ibang dako. Maliit na napangiti si Oscar. You're here to tell me something, right? Napilitan siyang pagtagpuin ang kanilang mga mata. Nahiya siyang magpaalam dito na aalis na habang masama ang pakiramdam nito. Sir, kasi... Naputo lang sasabihin ni Camille nang may kumatok. Sumilip si Cole sa pinto. Madam Alma is here, Mr. Prime Minister. Tumango lang ang binata. Oscar! Dire-diretso ito sa anak. Hindi nagbago ang pagiging maalalahanin na ina nito kahit na may edad na siya at punong ministro na. Lalo na sa tuwing nagkakasakit siya. Are you okay now? Yes, Mom. I'm fine. Nakangiting hinawakan niya ang kamay nito. I will cancel my plans today to take care of you. No, Mom. May meeting kayo today with the organization.
and the orphanage, right? Yes, I am going to be fine. Ituloy niyo ang mga nakaschedule niyong appointment ngayong araw. At sinong mag-aalaga sa'yo rito? You don't want the doctors and nurses to stay here long. Napatingin si Oscar sa dalagang nanonood lang sa kanila. Don't worry about it. Sinunda ni Alma ang nagniningning na mga mata ng anak. Hello po, ma'am. Nahihiyang bati ni Camille nang sa wakas ay makita ng ginang. Miss Domingo will take care of me. Me? Tanong niya habang nakaturo sa sarili. Nang umiti sa kaniyang Prime Minister sa kauna-unahang beses, ay parang may pumana sa puso niya. Thank you, Mr. Cole. Kinuha niya ang daladalang food tray ng gwardiya bago inilagay sa mesa. Tiningnan niya ang magiging alaga. Casual itong nagtitipa sa harap ng tablet. Nahiya siyang pagsabihan na huminto ito sa pagtatrabaho dahil sino ba siya para pagbawalan at pakinggan ang binatang may mataas na katungkulan sa bansa. Kaya nga ayaw niya sanang tanggapin ang alok na alalayan muna ito ngayon. Nahihiya lamang siyang tumanggi sa ginang at syempre sa minister na nagmagandang loob at nagligtas sa kanya. Bakit? Tanong ni Oscar nang mahuling nakatingin ang dalaga sa tablet niya. Wala po. Otomatiko itong tumalikod sa mesa at kinuha ang pagkain. Kumain na po kayo. Umusod ang binata sa kinaupuan at naglaan ng libreng espasyo. Nagtaka naman si Camille. Ilalagay niya sana roon ang food tray dahil yon ang akala niyang utos nito. No. Nakayuko siyang napahinto at pailalim na napatingin dito. Sit here. Utos ni Oscar. Tumaas ang magkabilang kilay ng dalaga. I can't eat. I need to work. See? Sandali nitong iniharap sa kaniyang tablet. Makikipagtitigan pa sana siya rito. Kaso sumagi sa isip niyang Prime Minister nga pala ito. Kaya napilitan na lang siyang sumunod sa utos. Kinuha ni Camille ang kutsara at itinaas. Napahawak saglit sa noo si Oscar. Mr. Prime Minister, hindi naman po sa pangingialam, pero mangingialam na rin po. Hindi na rin niya napigilan ang sarili. Marahan siyang umunguya ng lingain ng dalaga. Lalo hong sasakit ang ulo niyo niyan. Magpahinga ho kayo, kahit sandali lang. Pinagmasdan niya ito. Alam ko na, kailangan niyong magtrabaho pero huwag niyo pong kalimutan ang sarili niyo. Yung kalusugan niyo, kung magkakasakit kayo ng tuluyan sa katatrabaho, mas lalo kayong mahihirapan. Maaring hindi kayo ordinaryong manggagawa pero hindi po ibig sabihin nun, naiiba na kayo. Kaya po walang masama sa sandaling pahinga. Napangiti si Oscar. Bukod sa ina, ngayon lamang siya nakarinig ng ganitong malasakit. Nahihiyang inilhad ni Camille ang palad para hingiin ang tablet. Hindi naman siya nabigo. Inilagay yon ang minister doon. Hindi niya alam kung bakit siya napangiti. Matapos mapainom ang binata, ay niligpit na rin niyang pinagkainan nito. Tingin niya ay nakatulog na rin ang punong ministro. Napatingin siya sa mesa nitong maraming tambak na folder. Napangiti siya ng malungkot nang sulyapan si Oscar. Kahit pala merong mataas na posisyon sa bansa, mahirap din ang trabaho. Mas hamak na komplikado at mahirap na trabaho at tungkulin. Hindi porket nakakataas, wala nang iniintindi. Kung tutuusin, ay problema ng halos buong nasasakupan ang hinaharap nito. Akala niya, siya lang naghihirap at napapagod. Napagtanto niya na hindi lang pala siya. Ganoon na rin ang lahat ng may mga pangarap at gustong makatulong sa pamilya man o maging sa bayan. Iba't iba man ang estado at trabaho pero pare-parehong nagsusumikap. Ngayon na nakatitig siya kay Oscar, mas gusto niyang gawin ng tama. Gusto na niyang umuwi ng Pilipinas. Hindi para sumuko, kundi para magpatuloy na mangarap para sa pamilya sa malinis na paraan. Ayaw niya rin itong ilagay sa alanganin, lalo na ngayon na alam niyang isa itong opisyal ng gobyerno. Nang tumunog ang cellphone ni Camille, ay mabilis at natataranta niyang kinuha yon. Ayaw niyang maistorbo ang Prime Minister sa pahinga nito. Hello, anak. Nay. Mahina niyang tugon habang kip-kip sa pagitan ng balikat
at tengang cellphone para bitbitin ang Trey. Kumusta ka na riyan? Mabuti ho, Nay. Napanaginipan kasi kita kagabi, kaya napatawag ako. Napahinto siya sa paghakbang. Ayos ka lang ba talaga? Lumamlam ang mga mata ni Camille. Sasabihin na ba niya ang totoo sa ina? Camille. Pinigilan niyang maringgan nito ang emosyon sa tinig. Ayos lang ho ako, Nay. Intindihin niyo ang sarili niyo riyan at ang mga kapatid ko. Maayos naman ako rito, huwag kayong mag-alala. Nagsisikap ako para maging maayos ang buhay natin. Para sa inyo, para kay Kael at Jason. Marahang nagmulat si Oscar at tiningnan ang dalagang palabas na ng pinto ng kuwarto niya. Sunod-sunod ang pagtunog ng cellphone ni Camille. Kalalabas lang niya ng kuwarto habang daladala ang bag at maleta. Hello? Bakit hindi mo sinabi agad? Oh, nakita ko si Lani. Naniga siya. Naroon ang galit sa naiiyak na boses ng ina. Nabiktima kayo ng illegal agency. Expired na yung visa mo, kaya nagtatago ka riyan, Camille. Pasensya na kayo. Bumigay na ang tinig ng dalaga. Umuwi ka na. Pero bakit? Nagulat pa si Camille sa lakas ng boses nito. Minsan lang magalit ang kaniyang ina, kaya alam niyang nadismaya ito sa kanya. Nay, umuwi ka na, Camille. May pangarap ako para sa inyo. Mas mahalaga ka sa pangarap na yon. Natigilan siya sa nagsusumigaw at naiiyak niyang ina. Ramdam niya ang kagustuhan itong makauwi na siya. Sobra na ang sinakripisyo mo para sa amin. Umuwi ka na. Mas magiging masaya ako kung kasama ka namin ng mga kapatid mo. Mas mahalaga ka sa pera, anak. Tuluyang sumabog ang mga luha ni Camille. Umuwi ka na. Nakikiusap ako. Habang naririnig ang paghagulhol nito, ay gustong-gusto niyang umuwi at yakapin ang ina. Hawak ni Oscar ang isang diamond bracelet habang nasa loob ng kotse. Napangiti siya ng maalala ang dalagang Filipina. Nang makita niya itong nakadisplay, ay si Camille agad ang naisip niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ito. Nagpabook siya ng dinner sa isang restaurant para sa kanilang dalawa. Gusto niyang makasama ang dalaga para naman mabawasan ang alalahanin nito at mapasaya ito kahit konti. Ganoon na rin siya. Sa nakakapagod niyang trabaho, gusto niyang magpahinga na ito ang kasama. Masyado mang mabilis pero alam niyang interesado siya kay Camille. Hindi man sinadya nitong halikan siya, alam niyang may naramdaman siyang ilang taon na niyang iniwasan. Dahil sa pagiging abala sa trabaho, ay nakalimutan na niya ang sarili. Ang pusong kailangan din ng kalinga at pagmamahal. Nang gabing alagaan siya at payuhan ito'y nakita niyang mundo sa labas ng pagiging punong ministro ng bansa. Gusto niya itong makita kasama ang dalaga. Hello, ma'am? Dahil hindi sumasagot sa tawag ni Oscar si Camille, ay ang ina nito ang tinawagan. Nahiya pa nga siyang tanungin agad ang dalaga. Ma'am. Mr. Prime Minister, go ahead and ask what you want to know. Ani niya naman ni Alma. Napapikit siya sa hiya. Alright, where's Camille? Seryosong wika niya. Nagpaalam siya sa mga tao rito na aalis na. What? I was surprised too. She just left a letter for you. Nasapo niyang noo. Saan niya ito ngayon hahanapin? Marahang hinihila ni Camille ang maleta sa daan. Hindi niya alam ang susundin. Ang utak na sinasabi na pwede pa siyang makaipon bago tuluyang umuwi o ang pusong gusto nang makasama ang pamilya. Pero sa oras na bumalik siya, magiging mahirap ulit ang lahat para sa kanila. Huminto ang dalaga nang maramdaman ng maliit na patak ng ulan. Hindi na niya namalayan ang pagdating ng isang police mobile. Wala siyang naririnig habang nasa harapan niya ang mga banyagang pulis. May mga luha siyang napatingin sa kamay niyang pinupusasan. Tapos na ang pangarap niya sa puntong ito. Nang isarado ang mga mata, ay doon niya naalala ang mukha ng Prime Minister na hinalikan niya. Mas lalong sumagana ang mga luha niya. Salamat ho.
Ngiting-ngiti si Susan nang iabot ang sukli ng customer. Camille, luto na ba yung gulay? Oho! Nagmamadali ang dalaga nang ilagay ang kaserola ng gulay sa mesa. Nakangiti niyang pinagmamasdan ng maliit nilang karinderya. Nang makauwi siya halos isang buwan ang nakakaraan, ang natitira sa ipon ay pinuhunan nila sa negosyo. At masasabi niyang naging maganda naman ang resulta nito. Hindi man malaki basta't nakakarao sila sa araw-araw na magkakasama. Natanaw ni Camille ang mga kapatid na nakasuot ng school uniform. Si Kael at Jason na dahilan kung bakit sila nagsisikap at patuloy na nangangarap na mag-ina. Hindi na rin siya nag-aalala sa pag-aaral ng kapatid dahil mga scholar ito ng bayan nila. Nang mahuli siya ng pulis ng gabing yon, akala niya ay matatapos na ang lahat. Doon pala magsisimula ang panibagong bukas sa kanya. Mahalaga nga siguro ang pera, pero mas mahalaga pa rin kung sama-sama sila. Pinunasan ni Camille ang mga luha nang makalapit ang mga kapatid. Iginiya naman siya ng inapalapit dito. Maraming salamat anak, at hindi ka sumuko. Pigil siyang umiiyak nang tumango. Naglaho na ang pagod at ang lahat ng kaniyang sakripisyo. Kumikislap ang mga kamera ng media. Welcome to the Philippines, the Honorable Prime Minister Oscar Gomez Larsen. Nakipagkamay si Oscar sa kinatawan ng kawani ng Department of Foreign Affairs. Salamat. Napangiti ang mga ito dahil sa pagtatagalog niya. Sandali silang kinuhaan ng litrato. Bukod sa pagbisita sa bansa para sa trabaho, ay meron pa siyang mas mahalagang gagawin. Tumitig siya sa kamera. Sana lang sa pagkakataon na ito ay makita na niya ang babaeng hinahanap ng puso niya. This way, Mr. Prime Minister. Kumaway siya sandali sa mga kababayan at mga media bago naglakad. Sabik na siyang masilayan ang mukhang isang buwan niyang hindi nakita. Napanood mo na ba yung balita? Yung gwapong dumating sa bansa natin? Prime Minister daw yun. Hindi ko alam kung saan bansa basta mistiso. Gwapo, may duguraw yun na Pilipino. Marahang inilapag ni Camille ang pitsyal sa harap ng dalawang babae. Rinig na rinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Sino nga yun? Hindi ko kasi matandaan ang pangalan. Wait lang, search ko na lang. Nagtitipa ito sa cellphone. Siya naman ay matyagang nakikinig sa mga ito. Heto oh! Nanghina ang mga binti ni Camille nang masulyapan si Oscar sa litrato. Ate, ayos ka lang? Tanong ni Jason. Napatingin ang lahat sa pagdating ng itim na kotse. Isinilip nila ang ulo sa bintana ng karinderya. May mga tanod pa na binabantayan ang ilang sasakyan na sinusundan ng mga tao. Sino yan? Tanong ng kaniyang ina. Sabay-sabay silang lumabas ng bahay. Huminto ang isang mamahaling kotse. Higit-higit ni Camille ang hininga. Nagwawala ang puso niya sa posibleng kung sino ang naroon. At nang bumukas ang pinto ay lumabas doon ang gwardiya na si Cole. Nangilid ang mga luha niya. OMG! Siya yung nasa balita! Narinig niya ang ilang babaeng kinikilig sa likuran nila. Inayos ni Oscar ang suot na suit. Napangiti agad siya nang magtama ang kanilang mga mata nang dalagang hinahanap talaga niya. Isang maluwag na paghinga ang nagawa niya. Kumusta? Tanong niya nang makalapit. Naaninag niya ang mga luha ng dalaga. Naiiyak niyang sinulyapan ang ginang nakatabi nito at ang dalawang batang lalaki. I guess they are your family. Opo, ang nanay ko at mga kapatid ko. Ate, sino siya? Siya ang Prime Minister ng Denmark. Namangha ang buo niyang pamilya. Narito po ako para kay Camille. Napatingin siya rito. Lumapit sa kanya si Oscar. May kinuha ito sa bulsa, isang magandang bracelet. Marahan itong inabot ang kamay niya at sinuot yun sa pulsuhan niya. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag nakita tayo ulit, isusuot ko na sa iyo yan. Nagkatitigan sila. And I will never ever let you go again. Prime Minister. Just say yes, Camille.
Napahinga ang dalaga. Hinawakan ito ang kamay niya at doon niya naramdaman ang hindi may paliwanag na damdamin. Ang akala niya ay hindi na niya ulit ito makikita dahil doon nanghihinayang siya. Ramdam niya ang malalim nilang koneksyon sa isa't isa na kahit siya ay hindi niya magawang ipaliwanag. Sinulyap pa ni Camille ang pamilya. Ngumiti at tumango ang kaniyang ina. Huwag mo na kaming isipin. Ikaw naman muna. Aniya ni Susan sa mabuting anak. Tumulo ang mga luha niya bago binalikan ng tingin ng ministro. Mahirap lang ako. I don't care. Ang gusto kong malaman kung pareho ba tayo ng nararamdaman. Hinawakan niya ang bracelet at ngumiti sa nagsusumamong mukha ni Oscar. Imbis na sumagot ay mahigpit niya itong niyakap. Napangiti ang Prime Minister ng matamis at tinanggap ang mainit na yakap ng dalaga. Naghiyawan naman ang mga nanonood sa kanila. Napailing na lang si Cole habang nakangiti. Ano man ang nararamdaman nila ay hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang malinaw lamang ay nagkakaunawa ng puso nilang dalawa. Lumipas lang ang buwan, muling bumalik sa Pilipinas si Oscar para pakasalan si Camille. Nagdesisyon silang mamuhay na sa Denmark. Nag-migrate na rin roon ang nanay at mga kapatid niya matapos ang ilang taong pag-aayos niya ng mga papel. Nagkaroon sila ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Camille sa kinahinatnan ng buhay niya. Kasama niya ang pamilyang unang minahal at biniyayaan pa sila na madagdagan pa. Puro hirap man ang naranasan niya noon, ngayon alam na niya ang dahilan. Sa dulo, walang kasing tamis ang magiging kapalit. Sa isang halik sa Prime Minister ay natagpuan niya ang pag-ibig na nagdala sa kanya sa buhay na minsan niyang pinangarap. Hindi ang karangyaan, kundi ang ligaya at pag-ibig na meron siya ngayon. Nakita naman ni Oscar ang mundong inilaan sa kanya kay Camille at sa dalawang anak na naging bunga ng malalim na pagmamahal nila sa isa't isa. Sa seryoso at abala niyang trabaho, naghihintay sa kaniyang pamilyang magiging pahinga at inspirasyon. Patunay ito na kahit anong iwas at pagtakbo, hahanapin ka ng pag-ibig na itinadhana para lamang talaga sa'yo, nasaan mang panig ka ng mundo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.